ngayon na po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating devosyon. Purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes, araw ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngunit ngayon din ay 24 ng Nobyembre, atin pong gunitain ang mga martir na sina San Andres Dunglac at mga kasama. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Israel at saka sa Ukraine. Mga kapatid, ang mga Makabiyo ay nakuha nila muli ang templo sa unang aklat sa Makabiyo at kanila po itong nilinis at kanilang inaalay at binigyan ng pagpapala upang ang Panginoon ay siyang masentro sa kanilang buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, pinapaalis ng ating Panginoon ang mga nangangalakal sa loob ng templo upang linisin ang templo at masentro ito sa presensya ng Diyos. Sa buhay natin kuminsan, dahil sa ating pangkabuhayan at iba pang mga kadahilanan na personal ay atin pong nakaligtaan na ang pinakasentro, ang pinakamalaga sa ating pananalig ay ang presensya ng Diyos at ang ating pagkakaisa bilang simbahan ay pinagtibay sa ating pag-ibig na tunay sa Diyos na pahayag sa ating pagmamahalan sa isa't isa. At dahil dito, dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, kay dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa panampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar na mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliwang mga Kudyapi, Lauta at Pompiang. Ganito ring araw ng lapastangani ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa kapagliligtas at karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis sa mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga Hentil. Ipinasaya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayong ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 33 tayo na linggo sa kanilang panahon at ngayon ay Biyernes, araw ng ating Pong Hesus Nazareno. Ngunit araw rin ng ating ginogonita ang mga martir na sila San Andres Donglac at mga kasama. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa una, sa tunay na templo at ang paglilinis sa templo sa ginawa sa panahon ng mga Makabiyo at pangalawa, ang paglilinis sa templo sa panahon ng ating Hesus at sa ngayon, ano ang kahulugan sa paglilinis sa templo na tunay ng Panginoon. Sa atin pong unang pagbasa, atin pong napakinggan sa unang aklat ni Makabiyo, Kapitulo 4, verse 36 hanggang 59, na nakuha na ng mga Israelita sa pamuno ni Judas Makabiyo ang sinakop na bayan o lungsod ng Jerusalem at kanila pong nilinis at kanila pong ginawang dakila ang templo. Ito yung pangalawang templo dahil ang unang templo ni Solomon ay sinira po ng mga lahat ng mga naglulusong. Sa kanilang pagtatalaga sa templo ay nagkaroon sila ng tinatawag na kapistahan na sa iba't ibang tradisyon ay tinatawag na kapistahan ng Kislev. Ito yung 25 ng Kislev. Kislev ay buwan, isa sa mga pangalan ng buwan ng mga Hebreo at kuminsan tinatawag ng Hanukkah. Ito ay ang 25 ng Kislev na buwan na pangalan sa mga Hebreo. Ito para sa ating kalendaryo ay 30 ng Agosto. At itong pagkaroon ng isang pagtingin sa panibagong buhay nila na sila'y nagpupurit, nagpupugay sa Diyos at nag-alay ng mga alay na susunugin upang bigyan ng pagpapala ang kanilang tagumpay laban sa mga kaaway ay kailan pong pinupuri ang Diyos. Kaya po ang ating salmong tugunan ay mula sa unang aklat mga taga-kronika, ang aklat ng kronika Kapitulo 29 na kung saan ang Diyos ay kailang pinupurihan dahil din sa tagumpay na nakamit ng mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, verso 45 hanggang 48, kaugalian ng ating Panginoon na siya ay pumunta sa templo upang magtuturo, upang gawin niya ang pagdiriwang sa kapistahan ng mga Hudyo na tinatawag na Pasko. At ngayon, sa kanyang pagdating, ay kanya pong nakikita na nilapastangan ang templo sapagkat mayroong nangangalakal sa kalapit na puok ng templo.
Dahil para sa mga Hudyo, ito ay labag. Pero ginagawa ng mga namumuno sa templo, ng mga puno ng bayan, dahil ginagawa nilang negosyo na yung pang-alay sa templo ay binibili na sa kanila, lalo na sa mga Pariseo na sila ang nagbigay ng pamuhunan doon sa negosyo na malapit sa templo. At mayroon ding ipagpapalit na mga pera dahil hindi pwede ang pera ng Roman Empire, dapat ang shekel o ang pera ng Israel. Kaya ang ating pagbasa ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, verso 45 hanggang 48, ay atin rin makikita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 12 hanggang 17, at sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 11, verso 15 hanggang 19, at sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 16. Parehas ang kwento tungkol sa paglilinis sa templo ng ating Panginoon, pero kakaiba ang mga ginagawa na may mga detalye sa ibang mga bahagi ng Ebanghelyo na iba. Ang Ebanghelyo ni San Lucas, medyo maiksi, pero diretso sa pagpapahayag na nilapastangan ng mga nangangalakal ang templo at ginagawa nila ayon pa ng ating Panginoon na ginagawa nila na bulwagan o puok ng mga magnanakaw. Kaya kung tingnan po natin itong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 46, ang nakalagay kasi sa orihinal na pagkasulat nito sa Koinokona Grigo, dahil nakasulat po sa Koinokona Grigo ang Ebanghelyo ni San Lucas, sa versikulo 46, sinasabi, oikos mo, oikos prosiukis. Yung prosiukis, ang ibig sabihin, bahay, oikos kasi bahay. Then, ang prosiukis ay ibig sabihin, dalanginan. So, bahay siya ng dalanginan. Hindi dapat na mayroong ibang paraan. Ay ito may makita naman sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 56, versikulo 7, sa original naman na Hebreo na Bet de Pilate. Pilate, ganun din na ito ay original na ang templo ay dapat puok ng dalanginan. Kaya nagkaroon po tayo dito ng simbahan. Pero pagtingnan po natin, mayroon pong iba't ibang mga pagtingin. Ano ang iba't ibang antas sa pagtingin ng simbahan? Dahil mayroon po tayong simbahan na physical, yung pong bahay dalanginan. Ito pong ating simbahan ng Quiapo, ito yung tinatawag natin na physical na struktura na kung saan dito tayo nagtitipon, ito ay bahay rin ng Diyos, bahay rin ng dalanginan o bahay ng panalangin. Pero tayo, basta tayo nagtitipon, tayo naging simbahan din, pero templo tayo na buhay, simbahan na buhay, na ang bawat isa sa atin ay tinatawag na mga buhay na bato na siyang bahagi ng templo ng Diyos. Kaya ang tunay na pinaka-sentro sa templo ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay na buhay at siya yung nag-ugnay-ugnay sa atin. Kaya noong nilinis ng ating Panginoon ang templo ng Jerusalem, ay kanya pong ipinapahayag na mayroong darating na templo at walang iba siya yun, at yung pinagbuklod at pinag-isa na nananalig sa kanya na magiging simbahan, maging templo ng Diyos na buhay. At itong templo na buhay ay pag-alayan hindi ng mga dugo, ng mga sinunog, ng mga alay, ng mga tupa at iba pa. Siya mismo ang magiging alay at ang kanyang dugo na siyang naglilinis. Ang kanyang mga dugo ay siyang nagbabayad sa ating mga kasalanan. Ang kanyang mga dugo ay siyang magdala sa atin at maghatid ng kaligtasan upang tayo na pinag-isa sa pangalan ng ating Panginoon bilang templo na buhay ay pinag-ugnay-ugnay, hindi na sa isang physical na paraan, bagko sa isang spiritual na ugnayan na tinatawag na dakilang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang pinakapunot dulo
sa ating pagkabuklod bilang templo ng Diyos ay ang pag-ibig na dakila ng Diyos sa atin na atin namang iugnay ang ating pagmamahal o pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Na itong paglilinis ng templo ay dapat din paglilinis sa buhay na simbahan na tayo. Ngayon, nagkaroon na tayo ng tinatawag na sinodo at ito'y nagpapatuloy magpahang ngayon hanggang sa susunod na taon sa Oktobre 2024. At dito magkaroon tayo ng pagkinig at sabay-sabay tayong maghahanap kung paano magkaroon ng tunay na simbahan na buhay at templo na buhay na kung saan tayo ay nasintro sa pinakamatibay na ugnayan at walang iba kundi ang presensya ng Diyos na nagmamahal ng tunay sa atin na dapat din tayo ay tumugo ng tunay na pagmamahal. Na tayo makinig sa isa't isa, na tayo magkaroon ng misyon na, sabay, na nakikiisa sa simbahan na naglalakbay dito sa mundo at tayo rin nakipag-ugnay sa simbahan na nagkaroon na ng tagumpay sa langit at makiisa tayo sa mga naghihirap sa tinatawag na puok ng paglilinis o purgatorio. At dahil dito sa ating simbahan na tayo nagkakaisa, dapat po nating tingnan na bawat isa sa atin ay magkaroon ng panalangin. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon, ang aking bahay ay bahay ng panalangin, hindi puok ng mga magnanakaw. Ibig sabihin, hindi puok ng kasamaan. Kaya narito tayo upang manalangin. At ang panalangin ay siyang ating ugnayan sa isa't isa na dahil ang kinakailangan natin ay una sa lahat ang pagkinig sa mga salita ng Diyos na siyang magpupuno sa ating kaalaman tungkol sa Diyos at ang ating pagtanggap o komunyon na kung saan sa ating pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay hindi lang pinupuno ng kanyang salita na nagpapayaman ng ating pag-isip, tayo ay pinupuno ng kanyang espiritual na katawan na siyang magbibigay lakas sa atin upang tayo magpatuloy ng ating misyon, ng ating paglalakbay sa pananalig at panampalataya at magsasaksi bilang tunay na simbahan na tumitingin sa mga palatandaan ng panahon at kung paano magiging akma o tunay na nakakatugon sa pangilangan at hamon ng moderno na panahon. Tayo bilang simbahan ng Diyos na tinatawag na Ekklesia. Ekklesia, isang salitang Griego na ibig sabihin pagtitipon, tayo ay simbahan. Simbahan na buhay. At huwag kayong makinig sa iba na ginagamit ang pangalan na ito, ngunit hindi sila tunay na Ekklesia. Tayo ang tunay na Ekklesia, pinagtipon, pinag-isa, na sambayan ng Diyos, ang simbahan na buhay ng ating Panginoon. Naway, maging sintro siya sa ating mga puso at mahalin natin siya ng tunay sapagkat minamahal rin tayo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ilog natin sa mahal na pong Hesus na sarili ng ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na panampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo
ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihain ngayong ginugitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo. Nang may katatagan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Kapanin ito na marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila ay kapalang naming may paninggigan, ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ay anak na nagkain ng siling buhay tulad na naganap siyang anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil siyang bigay na lakas. Kahit kaysa namang hilisisiawit ng papuri siyang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya yung Espiritu kayong banal na kalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at may pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlayan na may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres Donglac at mga kasama, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, ni San Roque, at lahat ng mga banal, ang muhay Diyos daigdig ng mga kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang naman namin pupuri sa ikararangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen. Pagpapatawad namin sa nagkakamali.
kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Nilang namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Bayan ng Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po ang iyong
ika'y na narama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga na 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes, Webes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Seal Building mula 5 ng umaga hanggang 8 ng umaga, sa finance office mula 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Salamat po. Pinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin sa 9 ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para mabigyan daan sa misa ang ordinasyon ng pagkadyakono ni Seminaristang Edward Jason San Diego. Sa ganap ni 10 ng umaga, ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Asubispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng cross sa mga martir mong banal. Ipagkalob mong kaming pinatatag ng banal na pagkikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan. Sa mangitan niya kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, dating ipagkasala ng aming mga minamahal na Himao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin ikaw pong dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kabaang loob po kaming nanalangin at kami makaawang kaluluwa po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang lumamakarumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyawan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan ka lang may igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Yun pong wala pang leksyon divina para sa pong Isus Nazareno. Available pa po ito at 130 pesos po bawat libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Santa Misa kayo na sa loob at sa labas at nakiisa sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusing sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church sa pamagatulong ng Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagparahin kayo sa Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagparahin kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tayo ay pinagbuklod na isang sambayanan ng Diyos o simbahan upang tayo ay masintro sa Kanyang pag-ibig na dakila na siya ang dapat pumapanginoon sa bawat puso natin. Kaya na po ang busbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahala pong Jesus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanong lang ang katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahay na sanat mga bagay-bagay, basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng vision ito na maalala niya ang pangako ng sabinyag na ikaw ay iniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Mistro Padre Jesus Nazareno, iligtas sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,